yung ano, ginamit 11, tapos yung pinakamalaki nito na ano, ayun oh, 50. 11 yung pinakamaliit, tapos 50 tit yung pan 12. Sa chain ang ginamit sa design nito, tapos alloy na yung pinaka rim, checkered design, alloy na yung hubs, tapos sa spokes okay na rin para sa akin yan ha. Ayun oh, ganda. Cassette type pa ha. 1x12 sedan setup. Ayun ang papasilip natin sa inyo. Tara. Magandang Tosic Brandon Elite. Ayun ang papasilip natin sa inyo. Suwabe. Mas pinaganda, mas pinaswabe yung mga components nito. Naka air setup nila. Hindi siya naka air ngayon. Naka air na siya. Manual lockout. Alloy yung ano. Tapos air shock suspension. Sa arc, alloy na rin siya. Ha. Ganda nga ng pag-usap. Tapos ang kagandahan dito, naka hollow tech na po yung ginamit sa kanya. Tapos dito sa shop ako yung magdamagdang araw na naman sa atin lahat ha. Papasilip lang natin sa inyo yung mas pinagandang Tosic Brandon Elite ha. Sa pricing, sa timbang, pang-ahon, pwedeng pwede. 1x12 speed and setup, tapos naka-hollow tech na. Yan ang papasilip natin sa inyo. Tara, samahan nyo ako. Tara na! Dito sa shop ako yung magdamagdang araw na naman sa atin lahat ha. Papasilip lang natin sa inyo yung mas pinagandang Tosic Brandon Elite ha. 1x12 speed and setup, tapos halos karamihan ng component nito naka-alloy na. Sa frame na ginamit dito is alloy na siya. Ang agandahan sa labas ni Tosic Brandon Elite, may iba't ibang color variant kayong pwedeng pagpilian, iba't ibang sizes na pwede nating pagpilian. Yung nasa harapan natin is medium size frame, tapos ano na siya, alloy 60-61, tapos ang kasyang wheel set size dito is size 29. Meron siyang lagayan ng battle cage dito. Tapos inner cabling na rin pala tong Tosic Brandon Elite na to. Sa tubing makikita nyo, ang ganda ng tubing nito. 5 square lang siya. Tapos pagdating sa tab tube niya, medyo maliit siya rito, tapos lumaki siya rito pagdating dito sa BB. Although hindi siya smooth weld, pagdating naman dito sa may pinaka headset niya, mas pinakapal yung weld niya. Tapos tapered na nga po pala tong ano, headset nito. Sa decals design ni Tosic Brandon Elite, ayan, alam ko halos karamihan ng lumabas na Tosic Brandon Elite, two colorway design yung combination ng color nito. Matte black, tapos matte red. Ang ganda rin ng decals design dito. Nandito lang yung pinaka model name na ano, Brandon Elite. Ayan, diba? Tapos nandito yung pinaka brand name na Tosic. Ayun o, ganda ng colorway design nito. Tapos pagdating dito naman sa ano niya, sa hydraulic brakes niya, mas gusto ko to kasi yung hydraulic brakes niya nasa labas. Makikita mo kasi kung may tagas na yung pinaka cable nito, malalaman mo, 'di ba? Although yung iba mas gusto ano, nasa loob yung cabling. Ako kasi mas gusto ko nasa labas yung ano, mas madaling magpalit. Ako kasi gusto kong kulay nito ano, nilalagyan kong design tray. Depende na lang sa gagamit. Tapos nandito yung pinaka shifter niya. Isa lang din ang butas nito sa kanan lang. Tapos sa kaliwa wala na siyang butas. Pagdating dito sa ano naman niya, sa seat tube niya, ayan, hindi rin siya smooth weld pero ang kapal ng pagkaka-weld niya. Tapos sa seat stay pabilog lang siya. Mayroon siyang bridge dito. Tapos sa chain stay, ayan, ano lang siya dito, pabilog, tapos nag-flat siya rito, papunta rito sa BB. Ganon din, meron siyang bridge. Pagdating naman dito sa may pinaka-BB niya, hindi siya smooth weld, eh, nakakapal din ng weld niya. Diba? Tapos sa drivetrain setup naman nitong ano na to, Tosic Brandon Elite na to, naka 1x12 speed and setup na ito. Sa crankset na ginamit, Tosic, yan, 170mm yung crank arm. Alloy siya. Tapos sa chainring, ayan, removable. Alloy 6061. Ayun o, alloy 6061 din siya. Tapos 34 BCD. And alloy na rin po siya. Tapos ang kagandahan dito, naka hollow tech na po yung ginamit sa kanya. Tapos dito sa ano, sa cassette cogs, cassette type na siya. Sunshine brand yung ano, ginamit 11. Tapos yung pinakamalaki nito na ano, ayun o, 50. 11 yung pinakamaliit, tapos 50 tit yung pan 12. Sa chain, ang ginamit sa chain, ayan, hindi ko makita kung ano yung ginamit dito, DYC. Ayan o, DYC na chain yung ginamit dito. Tapos eto, kagandahan lang naman sa mga alloy, napaparitan yung ano, yung RD hanger. Once na mabali, pwede kayo magpalit. Tapos
Medyo nasaguan lang ako kasi may RD guard. Pero yung iba, mas gusto yung ganito. Kasi may nakikita ko nito, yung iba, pan-trail. Once na bumagsak, malaking bagay din to. Ayan, pag bumagsak yung bisikleta, protektado ka agad yung ano, pinaka-RD. Gumamit din sila dito ng ano, RX-12 Senza. Ayan o. Malaki na rin yung ano nito, RD pulley nito. Ha? Sa mga gusto mag-order dyan, lalagay na lang natin yung ano, yung link ni ECQ Bikes and Accessories along MH Del Pilar, Arcumbato, Valenzuela City. Tapos sa seat post na ginamit dito, Tusik brand, alloy quick release. Sa likuran nga pala nito is quick release sa likuran at saka sa harapan. Tapos kahit di na kayo magpalit ng saddle, maganda na rin, malambot, may butas siya sa gitna. Ayun o. Tapos malamang kabakal yung pinaka ilalim nito. Tapos sa pedal, stock pedal, hard plastic, tapos steel material. Hindi nga lang siya seal bearing. Ayun o. Ang silip natin sa kanya, bulitas type. Ayun. Diba? Hard plastic. Ayun o. Pwede naman kayo magpalit, pero para sa akin, aux na to. Yung ganyang klaseng ano, may ano naman siya. May design naman siya. Tapos ang wheel set size nga pala nitong ano na to, size 29 ang ginamit sa gulong, ayan, Chaoyang. Tapos 29x2.10. Pwede sa clearance ng tire, pwede pa naman kayo maglaki, malaki pa. Ayun oh, hanggang sa puwitan. Ayun oh, pwede pa kayong maglaki. Ang ganda pa ng clearance ng tire nito. Tapos sa unahan niya, ayan, alloy handlebar, tapos alloy stem. Ayan oh, ang ganda naman, kahit di na kayo magpalit. Tapos ang kagandahan sa build na to, ayun, naka shimmers hydraulic brakes na siya. Tapos sa shifter, ganun din, Senza RX-12. Ha, tapos ito, yung dating setup nila, hindi siya naka-air ngayon. Naka-air na siya, manual lockout, alloy yung ano. Tapos air shock suspension. Sa arc, alloy na rin siya. Ha, ganda nga nung pagkakabit. Sa rotor disc na ito, 160mm. Harap at likod, bolt type. Ayun o. Post mount na rin nga pala yung ano nito, yung pinaka hydraulic brakes nito. Ayun, ganda nga ng design ng pagkakabuo ngayon ano, ni Tusik Brandon Elite. Ha, sa mga gustong umorder dyan, ilalagay natin yung address ni ECQ Bikes at saka yung page nila. Ha, ang pricing nito is 14,500, negotiable pa. Sa timbang naman nito, halos lahat ng mga component nito is alloy na. Sa malamang ko, ang maximum na timbang nito is mga nasa 14.5, ganun, 14.7. Ha, magana rin. Kasi pang-ahon, pwede 1x12 ang setup na ito. Oh, sa muli, ah, ang init. Maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless all. Thank you. Maraming salamat sa nanon. Ikaw yun. Babu.